Ayan, ito yung dalawang home remedies na nire-review ko ngayon, guys. Ito yung tinatawag na rice water, and then ito yung tinatawag na cream rice. Yung dalawang yan is na-try ko na siya so far. Ang ganda ng dalawang yan. Mamaya, i-explain ko sa inyo kung paano ko ba ginawa yung dalawang yan at kung paano ko ba ina-apply sa aking face. Again dito sa channel ko. Ngayon, another home remedies na naman ang aking i-share sa inyo. Dati yung baking soda, yung calamansi, yung honey, at kung ano, tea. Yung tea para sa paa, yung sa amoy ng paa. Yan, i-share ko na yan sa inyo. Lahat po yan super effective. At na-try ko lahat yan. Talaga ang ganda-ganda. Ngayon, isa na namang home remedies ang ating i-review at i-share ko sa inyo na nagawa ko na siya ng 7 days. So, marami akong nakita nito sa Google, nabasa ko sa Google. Tapos, naghanap ako sa YouTube. Karamihan ng mga nag-review nito sa YouTube is ibang lingwahe or ibang kultura or ibang bansa. Wala pang sino dito sa Pilipinas na naggawa ng ganitong review. Meron siguro mga isa, dalawa, pero hindi ko sila pa nakikita. Kalimitan mga Indian, ganun, mga English, mga ganun, mga Amerikana, mga ganun yung nakikita ko. So, hindi ko na patatagalin. Sasabihin ko na sa inyo yung home remedies na to. So, by the way pala, bago ko pala ituloy at sabihin sa inyo kung anong home remedies ito na makakatulong sa ating balat na makapagpaganda doon sa hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa channel ko, huwag pong kalimutang mag-subscribe. I-click nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba ng video nito. And also yung maliit na bell button na katabi ni subscribe button, pakiclick na rin po yan para sa tuwing meron ako mga bagong videos na i-upload dito sa channel ko, meron pong notification na darating sa inyo. So ito na nga, papakita ko sa inyo. Ito yung home remedies na ginamit ko na sa loob ng 7 araw. So 1 week siya. Tcharan! Bigas lang to, guys. Ayan, pakita ko sa inyo. Bigas lang to. So, bakit nga ba bigas? Eto, nagbasa ako sa Google. Ang bigas pala is pwede mo siyang maging kasangkapan para gumandang yung balat. Kasi ang bigas pala is meron siyang natural. Meron siyang natural na ano na antioxidant ng vitamin C at vitamin E. So guys, alam naman natin na kapag vitamin C at vitamin E, ito yung mga vitamins na nakakatulong makapagpaganda at makapagpaglow, makapagpa-brighten ng ating skin. Hindi lang sa mukha, lahat sa balat natin, sa ating katawan, basta vitamin E at vitamin C. Yan, the best yan. Bumibili pa nga tayo niyan, di ba? So, eto guys, yung rice water at yung cream rice, guys, sobrang ganda nito. Na-try ko na siya sa loob ng isang linggo. Paano ko ba siya ginagawa? Yung rice water, ganito lang. Iti-demo ko sa inyo ngayon kung paano ko siya ginagawa. So, meron akong bigas dito. Eto yung pansanjok namin. Sanjok ba tawag? Yung tawag doon pang scoop namin sa tawag doon, rice cooker. So, kung meron kayong rice cooker, pwede nyo yun ang gamitin nyo. Tapos, ang ginagawa ko is meron kasi mga number, di ba yun? 30, 60, 90, and 120. Ayan. So, ang ginagawa ko dyan is yung 60 yung bigas ko. Ganyan karaming bigas lang. Tapos, kahit anong klaseng bigas ha, basta yung bigas nyo sa bahay. Ang ginagawa ko lang dyan is isasaling ko siya sa isang pwede kong pagbabaran. So, ako dito sa baso dahil i-demo ko lang sa inyo. So, pag naibabad nyo siyang ganyan, kumuha lang kayo ng tubig, ayan. So, dito, ito na rin yung gagamitin kong pang-scoop. Yung tubig is kailangan isang puno naman dito sa pang-scoop ng bigas sa rice cooker. Tapos, kuhanin nyo yung bigas na isinalin nyo sa inyong baso or kung container or kung tasa or bowl nyo kayo naglagay. Tapos, isalin nyo lang yung tubig dyan. Ayan. So, magiging ganyan siya. Ang gagawin nyo lang dyan, guys. Saglit, itabi ko lang yung ano. Ang gagawin nyo lang dito, guys, is ibabad nyo lang siya ng 12 to 24 hours. Tapos nyan, kapag ka naka 12 to 24 hours na siya, yung tubig niya is isalin nyo sa isang bottle spray. Kung meron kayong mga lumang pabango na hindi natatapon, na wala ng lamang, pwedeng yun, o kaya bumili kayo ng bottle spray. So, after nun, syempre yung bigas tatapon mo na. Yung pinagbabara na tubig na yun, kapag nilagay mo na siya isang bottle spray, bago ka matulog, guys, pag malinis na yung face mo, spray mo lang siya sa mukha mo. Tapos, hayaan mo lang siyang matuyo sa mukha mo.
Tapos pagising mo ng umaga, guys, mararamdaman mo na iba yung feeling ng face mo kapag gumamit ka ng rice water. Kapag gumamit ka daw ng rice water ng tuloy-tuloy, bibigyan ka daw nito na magandang ano, na magandang resulta sa iyong balat. So ako naka 7 days na ako at na-satisfied naman ako sa ngayon. So sabi ko, itutuloy-tuloy ko siya kasi bigas lang naman. So ang bigas is nasa bahay lang natin. Sobrang dali lang hanapin ng bigas. Tapos guys, yung cream rice naman, hindi ko may demo sa inyo ngayon kung paano siya gagawin. Pero sasabihin ko sa inyo, simple lang, konting bigas lang din. Siguro mga, kung dito kayo kakap, mga kalahati lang, mga 90, ayan may number kasi ito, mga 90. Basta kalahating cup lang neto yung bigas na ilagay nyo. Tapos ilagay nyo lang sa pot nyo na maliit or sa lutuan nyo na maliit. Tapos para ka lang maglulugaw, simple lang. Para ka maglulugaw, lagyan mo na tubig. Tapos pag kumukulo na, alam mo parang lugaw-lugaw na siya. Kunin mo na siya. Tapos tawag doon, strain mo na siya sa strainer. Tapos kumuha ka ng lagay na pwede mo siya paglagyan. Hanggang sa matiti mo na siya, makuha mo na yung, ano, yung cream rice mo siya. Palamigin mo lang siya, pwede mo na siyang gawing face mask. Ito yung pinaka-favorite ko kaysa sa rice water, yung ano, yung cream rice. Kasi sobrang, feeling ko, sobrang effective sa akin ng cream rice. Kasi alam niyo ba, ginagamit itong cream rice bago ako maligo. So, meron akong video clip nito, ipapakita ko sa inyo mamaya. After ko ipaliwanag sa inyo itong si rice water at si cream rice. So, yun na nga, ilalagay ko na siya sa aking face. Tapos, makikita nyo na ang ganda na magiging resulta ng inyong face. So, sabi ko sa YouTube na napanood ko, sa Google na napanood ko, nabasa ko, bibigyan ka daw ng milky whitened skin and soft skin. Tapos, ito yung pinakamaganda sa lahat. Pababataing ka daw niya ng 10 years sa edad mo. Kung halimbawa ako 28 years old, magiging 18 years old na lang ako, di ba? Oh my God, magiging teenager na ulit si Daisy, pwede ka na ulit mag-party-party, di ba? So yun yung maganda kasi alam nyo naman yung face natin, yan yung laging pangharap natin sa mga tao na kinakausap natin. Pag tayo nagtatrabaho, interview at kung saan-saan pa. So, kailangan i-maintain natin maganda ang ating mga face. So, yun guys, i-try nyo yung rice water at yung cream rice. Sobrang makakatulong ito sa inyo. Eto guys, yung demo ko kung paano ko ginagamit si cream rice. So, yan guys, ang aking clean face. Nakaligo na ako katatapos sabs kong maligo. Pinuni ko lang ang aking hair para makapaglagay ako ng cream rice. Mademo ko sa inyo kung paano ko ba siya nilalagay sa aking face. So, ang kailangan lang natin is cotton balls, ito. Tapos, ganito lang yung gagawin nyo. Sobrang simple lang. Para ka lang naglalagay ng face mask sa iyong face. Yan guys, kuha lang kayo. Tapos, yan. Buong mukha. Yan, may buo pang rice. Buong mukha, ikalat nyo siya. Yan. Pati sa noo. Yan. Pag feeling nyo na cover na ng cream rice yung buong mukha nyo, okay na yan. Tapos, hintayin lang natin siya. Ilib lang natin siya yan ng 30 minutes. O kaya, hanggang sa baby weight. Ang kulit ng baby ko nasa tabi ko kasi pasensya na kayo guys. Ilib nyo lang siya yan. Tapos, hanggang sa mapipil nyo na, ano, na natutuyo na siya. Tapos, mapipil nyo na, tawag doon, binabanat ng cream rice yung inyong face. Sobrang ganda ng cream rice sa ating face. Mamaya babalikan ko kayo kapag magbabanlaw na ako ng aking face. Yan lang kayo guys. So ayan guys, tuyo na siya. Hinintay ko siya matuyo. Banat na siya. Nahirapan na ako magsalita kasi nga nababanat pati yung itong lips ko. Nilagyan ko rin kasi ito kanina. Pero hindi ito part niya. Ayan, ang sarap niya kasi binabanat niya ito sa may noo. Ito na yung tamang oras. Pwede mo na siyang banlawan ng paborito niyang sabon. Kahit ano sabon, basta yung hiyang na sabon sa inyo. So babanlawan ko lang siya. Babalikan ko kayo. Ayan guys, tapos ko nang banlawan ng aking face. Ayan na ang itsura ng aking face after ko gamitin si rice water. So, syempre, hindi magic ang pagpapaputi or pagtanggal ng pore sa ating, ano, sa ating face. So, kailangan niya ng proseso o tiyaga. Lalo na kung home remedies yung gagawin natin. So, medyo matagal. Pero mapapansin nyo na unti-unti na gumaganda yung face nyo dahil kay rice water or kay rice cream. So ayan guys, nakita nyo naman kung paano ko ginamit si cream rice. Ganyan lang po, sobrang simple lang ng paggamit kay cream rice. Pero yan yung pinaka-favorite ko kesa kay rice water. Kasi nga,
pil na pil ko na inuunat niya yung buong face ko, ginagano niya. Sabi ko, kaya pala sinasabi nila na talagang paliliitin niya yung pores mo kasi binabanat niya yung face mo. Sabi ko nga, siguro super effective talaga to. Naisip ko naman, siguro nga, kasi lahat naman ng mga home remedies is super effective. Depende siguro kung hihiyang sa inyo. Ako naman sa ngayon, lahat ng mga home remedies na ginawa ko dito sa channel ko, naging epektibo naman siya sa akin. So, okay naman siya. Kaya ito, another home remedies na naman yung isineshare ko sa inyo. Kung gusto nyong itry, pwede nyong itry. Kung gusto nyo, magbasa rin kayo sa Google para mas marami pa yung kaalaman na makikita nyo tungkol kay rice water at tungkol kay, ano, kay cream rice na nakita ko na resulta niya sa akin. Effective siya sa akin. Eto guys, ang home remedies po ay hindi po pang madalian o magic na pan-snack mo ganyan, is gaganda na yung balat mo, puputi na yung balat mo, matatanggal na yung mga big pores mo. So hindi guys, kung gusto niyo na madali ang pagganda, kay Dr. Vicky Velo kayo kumita. Pero kung gusto niyo, kung kayo ay matyaga, kagaya ko, mag home remedies tayo, tapos pag may pera na tayo, dituloy natin kay Dr. Vicky Velo. Ganun lang guys. Eto guys, hindi ko alam kung merong hindi mahihiyang dito, pero magdi-disclaimer pa rin ako guys. Disclaimer guys ha, hindi po lahat ng mga ginagawa ko dito sa akin channel na nahiyang sa akin ay pwedeng mahiyang sa inyo. Kasi magkakaiba po tayo ng skin type. So may mga bagay-bagay, may mga ginagamit kayo na pwedeng nahiyang sa inyo, sa akin, pwedeng hindi nahiyang sa akin. Pero guys, hindi naman po porke na hindi nahiyang sa akin, eh hindi po epektibo. Mali naman po yun. So guys, yan lang sa ngayon. Marami po salamat sa panonood nyo dito sa akin channel. Sana po nagkaroon kayo ng konting idea. Isa na namang home remedies ang na-share ko sa inyo. Sana po nagkaroon po kayo ng another na pwedeng ikaganda ng ating balat. I-try nyo, walang masama mag-try, pero sabi ko nga sa inyo guys palagi, kung feeling nyo may nabago sa balat nyo na ngati at kung ano-ano pa naman, at super na sensitive yung skin nyo, stop nyo na lang po para doon pa rin tayo sa safe zone na tinatawag, diba guys? Yan lang guys, sa ngayon marami po salamat, babush! Happy!